Morning, once again, welcome to King's Agri Farm. Update po tayo ngayong umaga. Ito na po yung aming ginawa dito kahapon tsaka ngayon. Grass cutter po kami dito kasi sobrang kapal ng damo. Tapos nagpa-harvest din ng nilapis namin yung mga sili. Tapos tinanggal na namin yung mga nabulok. Sila naglilinis, oh yan sina Kuya Undo, naglilinis sila ng puno ng mga sili. Tapos ito kagros cutter ako dyan, yan si Kuya Undo. Ito na po ang nangyari sa aming silihan pagkatapos nung bagyo. Recover na yan ang mga papaya, hindi naman masyado natipan. Marami na sira yung sili, marami na bulak ng bunga. So yan o, nililingin siya ng Kiondo. Yan si Robong, nililinis din ang mga puno ng pakwan namin. Ayan, nagbalik tara na yung mga pakwan. Pulang pa siya. Update muna tayo ngayon. Ayan na, may mga nahinog na nakwan. Kaya na, may mga lapnos na. Ayan na. Ito, ang dami na bulok sa aming sili. Huwag kang bubulok ng bunga. Tapos ito naman ang aming gagawin sa kabila. Lilinisan din namin itong kabila na to, para matamnan na rin yan. Makapagpahabol pa ng tanim. Ano ang nangyari sa mga bunga ng sili namin? Mga sira. Linisan po para ma-isprayhan at makapaglagay din kami ng fertilizer para makarecover agad ko namin yung mga tanim na to. Hindi naman to tanim na damage lahat, marami naman nakarecover. Kaya lang yung bunga talaga na sila namin medyo nasira. Ang dami na laglago. Yan. Mga sirang bunga. Nag-apakpak. Tapos yun ang palaya, aking namatay din isang puno. Ito namatay. Kawan ng Diyos naman eh, kahit pa paano yan, nakaka-recover na yung palaya namin na yun, may mga buko na siya. Ayan na ulit, nagbubulaklak na ulit. Pero mga urong talaga ang talubos nito. Ayan, dahing buko. Kaya kailangan na ito makargaan ulit ng fertilizer. Tapos yung mga sili. Ito yung mga bunga na sili namin. Kaya lang, iba talaga nabuwal eh. Ito na buwan. Ayan. Kailangan nating alalayan ng fertilizer to ulit. Yan o, mahinog na. Pinipitas na nila yung mga iba na bulok. Sayo, namatay na babad ng tubig eh. Ayan, nalanta na. Wala na yung pag-asa, patay na yan. Ito po yung ano, yung efto ng mistisa. Kulay puti yung lumabas. Ayan po yung mga bunga nyo. Tapos ito po,
Kasi nagsubok akong magtanim ng F2 na mestiza. Ito na lumabas, kulay puti. Apo, nakaka-recover na rin naman kahit pa paano. Ngayon nagbubulaklak na uli. Kaya kailangan na lang talaga ito makaragaan ng fertilizer. Tsaka makapag-spray uli ng foliar. Para kahit pa paano makatuloy ulit itong pamumunga niya. Kaya kailangan lang namin yun. Nilinisan namin to para makapaglagay kami ng fertilizer. Kasi grabe na ang kwan, biglang lumago yung damo. Tapos dito sa kabila, nag-start pa kasi yun naglinis. Kaya pagtalungan namin yung kapiran to. Sayang din itong lugar na ito, matatam lang din ito. Tinamnan ko ito dati ng kamatis . Tapos yun, yung greenhouse. Kaya sayang ko, kailangan ito malinisan para matanong na din ang kanibago. So dito naman yung amin namang mga tanim na kwan. Awa naman ng Diyos hindi naman masyado naapektuhan yung aking tanim na papaya. Ayan, magaganda, mga hiliti na yung papaya ko. Malalago na sila. Maganda na. Bali, napatanim ko dito na papaya ay nasa 130 puno. May nakita lang akong siguro mga 2 o 3 perasong puno na na-damage. Kaya ito na lang inaasahan na makakabawi sa susunod yung mga papaya na yan. Kaya nakatuloy. Tapos ayun no, si Nanay Ilip. Pinapipitas ko sa kanya yung kwan. Yung mga bunga na siling hinog tsaka yung mga nabulok ako ay tanggalin na para hindi na makahawa. Kaya yun siya, nagpunta siya. Tapos dito naman, ayan si na Jojo. Nilinis muna nila yung mga pakwan. So yun ang imbunga na rin ang pakwan namin dito kahit pa paano. Yan ang imbunga ng pakwan. May pa isa-isa na kami nakikitang malaki. Ito. Yan. Ayan, ayan siya. Ito po yung pakwan na kulay dilaw ang laman. Ano po to? Non-usage. Hindi ko lang matandaan kung ano yung pangalan. Pero ang laman ho niyan, kulay dilaw. Ito po. Kasi ito na nabuo ko na rin. Marami-rami na rin ako nakikita na ako na yung sa kabila ko. So yun, ay Jojo. Ito yung mga pang intercrop ko lang, tinisting ko lang itong kuha na to. Sinubukan ko lang kung obra rito sa amin yung pakwan. Tsaka kung paano nga alagaan, kaya nag-try lang ako ng ilang puno. Yan pa po. Yan. Yan si Jojo. Yes. Kasi maglalagay kami ng fertilizer dito mamaya. Kaya kailangan natin matapos linisan para makarecover itong aming mga tanim na to. Ito yung ampalayan ko, ito yung bumagsak ng bagyo. Pinilit lang namin talaga itong maibangon kasi yung halos kalahati nito nakalapat na sa lupa. Kaya talagang kahit na kalakas na ng hangin tsaka ulan, pinilit namin ito na maitayo kasi sayang . Yung kalahati nitong kuha na ito kuha na nakalapat ito sa lupa, itong side na ito. Itong part na to ng kuha na yan, ito yung nakalapat sa lupa. Kasi bumigay yung nandun sa dulo na yun.
dahil walang pamoste doon na nilagay. So ito yung pamoste na to. Ayan. Ayan, nilagay na namin to para maibangon lang namin uli. Kaya itong side na to, ito nung lumapat sa lupa. Tapos ito, dinagay na namin itong mga pamuste na to. Itong mga poste na to sa gilid. Itong buong kuwan na to, dinagdag na namin to para namin maibangon lang yung balag. Kasi ito yung napuruhan ng yung paspas na paspas ng hangin itong lugar na to. Kaya dito napuruhan halos yung nasa ikatlo nitong bahagi ng balag-balagan na to. Yan ang na-damage ng bagyo, kaya talagang pinilit namin maitaas. Kasi kung hindi namin itataso yon, talagang babaksak po ng buo, ay sayang. Ay ayan, naguhulog ng bunga eh. Pero ito yung mga kwan na to, naghambalang dito yung ibang mga buho na to, yung mga kiling. Awa naman ng Diyos yan, kahit pa paano yung nakaka-recover na. Kala ko nga dati talagang ito yung mauubos eh. Baal man to kung buyugin ng hangin. Ay pa pala, meron pa palang buong mahilab-hilab na. Yeah. Malapit na ako tumahinog. Bol na ako na. So yun lang ako muna yung update ng dito sa aming taniman. At ako ay mag-grass cutter din doon. Tutulungan ko muna si Gideon para ako matapos namin yung kabilang side na yun. Kahit pa paano naman eh, Juan, nakakabawi ng aming mga tanim. Talaga akala ko nung kuwan, talagang mauubos eh. Nga po pala, sa mga gustong bumili ng pinya, marami yung pinya doon sa pundahan, oh. Gano'n yung pinya, oh. Lalaki po ang pinya dyan. Yan po yung variety ng jumbo green na pinya. Lalaki po yan. Po muna, update lang po muna uli. Ayan si Kuya John, naglalakad. Ito po yung aking cross cutter. Tulungan ko muna si Kuya John mga cross cutter doon sa kabila. Mag-grass cutter kami. Malinis ano yung greenhouse eh, no? Nagkaalat yung aking mga styro, kapasag-pasag na. Basag na yung mga styro. So dito muna tayo. Ito
scatter ko na yan. So wala na si pwede yun dito mag-rescatter. Ako naman din sa kabla. Start na tayo mag-rescatter ulit. Yan po ang rescatter na gagamitin. So hanggang dito na lang po muna sa ating pagbabigla to. At ako may gagawin din ay kailangan namin talaga matapos to aming ginagawa. Shoutout na lang po muna lahat sa ating mga subscriber dyan. Magandang tanghali sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, ang Kings Agri Farm. At palagi ko po kayong i-update dito sa aming mga ginagawa sa farm, kung anong nangyari na. At simula doon sa ito, na i-upload ko rin ito yung mga dati nito nung simula nung tinanim hanggang sa ayan na siya ngayon sa kasalukuyan. Ito na po. Paano po ay makakapag-harvest na rin kami siguro rito. Konting tiis na lang to. Tsaga-tsaga. Ganyan eh. Daanan tayo ng bagyo eh. So babay na po muna la sa inyong mga kaibigan natin dyan. Lagi pong naka-update sa ating vlog. Sa ating mga kaibigang technician ang ako pala. Kay Sir Jarwell. Tapos kay Sir Nelo. Kay Sir Fermin. Kay Sir Ashley. Kay Sir Andrew at sa kay Sir Amiel ng SNP Bust UPL Sagrix at Indofil Bayer Singenta. Yan po yung mga kaibigan natin dyan na mga technician. Shout out po sa inyong lahat. At sa farm ready, iyan po galing sa inyong mga kwan. Iyan po yung itsura ngayon, yung mga binhi na binili ko sa inyo. Iyan na po yung mga galing, ito yan po lahat galing farm ready yan, yung mga tinanim ko rito tsaka dun sa kabilang taniman ko roon galing din farm ready yun. Tsaka kay Sir John Lord Anglo nga pala, shout out sa inyo sir. Inantay-antay ko nga po kung kailan kayo pupunta rito sa amin eh. Siguro naman ho ay pagka hindi na kayo busy eh, makakapasyal na kayo rito sa amin. Welcome ho kayo rito. Tsaka sa kay Sir Alan Agrimano nga po pala ng Magallanes. Shout out sa iyo sir. Sa mga tinatanong ko sa inyo ay kahit pa paano po ay ako ay nasasagot nyo rin na maayos sa inyo rin ho ako kumukuha ng mga idea eh. At na-inspire din ako sa inyo mga tinatanim dyan sa Magallanes. Sana ho makapasyal din ako dyan balang araw pag hindi na ako dito busy. So ano ulit ko nga pala, shout out sa iyo sir, ano, Sir Alan Grimano. Mabuhay po kayo. Kay ano nga po pala, kay Sir Buddy Gansenya ng Agribusiness. Inaanyanyaan ko rin po kayo makapasyal dito sa amin sa Kings Agri Farm. Tapos kay Sir Jupiter the Farmers, ang anak ni Matoy. Shout out sa iyo sir. Tsaka kay Police Farmer ng Iloilo. Shout out din sa iyo sir. Lagi ko rin pinanonood yung inyong mga vlog eh. Tsaka kay ano nga pala, kay Caps Farming ng Laguna. Shout out din sa iyo sir. So hanggang dito na lang muna to. At ako yung may gagawin, puputulin ko na muna to yung video na to. Babay na po muna ulit.